sương linh cút mô na nam ba ba li lô sa li ô ma ga ma ti ma ra pat ai du mô du lô sa yô upang makamta ng awa mo. Ang diwa ko'y naninimlim, umalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father. Ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihang lahat ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ng loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito naiinip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo.
Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng natuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. Uhuwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako ay iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matitirik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan. Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat po ay magsitayo. Ang butil na ipinula ay ang banal na salita. Pag-aasik kay ginawa ng poong gurong dakila upang tanay sumagana. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudiyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahato laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya, ang ipinahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag na itaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin.
Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa mga nakarinig ito ang naniwala sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan na nakikinig sa pamagitan ng ating radyo at Facebook Live, at sa inyo pong lahat na naririto sa Pambansang Dambana, magandang umaga po sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ay lumalapit na sa pinakamahalagang araw, ano, sa mga susunod ay mahal na araw na, no? Kaya talagang dapat tayo ay may gagawin ngayong panahong ito. Huwag niyong palalampasin ng panahon ng Kwaresma kayo walang ginagawa, no? Yung parang wala lamang. Lumampas ang panahon ng Kwaresma, hindi ka nakapagdasal ng ayos, hindi ka nakapag-ayuno, hindi ka pa nakatulong sa iyong kapwa, no? Hindi ka nakapagkawang gawa. Kaya muli po, sana'y makatugon tayo sa panawagan ngayong panahong ito ng Kwaresma. Sa mga pagbasang ating napakinggan, ano, lalo higit sa unang pagbasa, kita ninyo, yung reklamo pala, minsan, yan ay paglapastangan. Ano? Tingnan mga Israelita. Sila'y iniiwas na ni Moises para sa hindi na sila nagpunta ng Edom, ano, sapagkat mapapalaban sila doon, no? Kaya sila'y paikot-ikot sa disyerto sapagkat iniiwas nga, ayaw na ng matitinding labanan, no? Pero sila'y nagreklamo. Bakit? Sapagkat sila'y nagugutom, no? Nauuhaw, nagrereklamo sa Diyos. Nung sila'y nagutom, no? Binigyan ng tinapay. Ang tawag ay mana. Ang ibig sabihin ay, palugang pag sinabi, nung makita nila ng mga Israelita itong pagkain ito, ang sabi nila ay, ano ba ito? Para bang, ano ito? Pagkain? No? Yung mana, ibig sabihin ay mano. Ano? Parang, ano ito? Ano? What's that? No? Pagkain? Pupulutin? Ano? Parang pinandirian pa nila. At sila'y nagsawa. Yun ay kaloob ng Diyos sa kanila. Sila'y nagutom. Pinagkalooban ng Diyos. At ang sabi nila'y, ano ito? Para bang isang magulang na nagluto ng pagkain nung makita ng mga anak ay, ano yan? Nakakain ga yan? No? Ganon ang reklamo nila. At simpleng reklamo nila sa Diyos. Pagkain, maliit, mukhang maliit na bagay. Pero isang uri na ng paglapastangan sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila? Ano pinadalang sunod sa kanila? Ahas, natuklaw, at marami ang namatay. Kaya mga minamahal na mga kapatid, marami tayong tinatanggap na biyaya sa Diyos. Malaki, maliliit man. At minsan, sa ating pagrereklamo, hindi natin napapansin yung ating mga maliliit na reklamo, yung pala'y isang malaking paglapastangan sa nagkakaloob niyan sa atin. Kaya minsan, yung reklamo natin may balik sa atin. At yun minsan ay malaki. Maliit na reklamo, pero yung balik, malaki. Tingnyo yung mga Israelita, no? Nagre-reklamo, pero anong balik sa kanila? Kamatayan. No? Maliit na reklamo, pero anong balik sa kanila? Kamatayan. No? Kaya, anong kanilang tugon doon? Nagsisi. Ano sabi ni Moises? Ano sabi ng nagdasal? Ano? Gumawa ka ng ahas na tanso, ang sabi ng Diyos. At yun yung symbolic, ano? Na napakinggan natin sa mabuting balita, no? Nung gumawa ng ahas na tanso, ang sino man tumingin doon, na natuklaw ng ahas ay mabubuhay. Sa mabuting balita, anong sabi ni Jesus, ano, kapag ako'y itinaas na,
Yan. No. No, ako'y itinanghal na, no? At ang sino mang maniwala at manampalataya sa akin at tumingin, ano, diyan sa krus na 'yan. Dati ahas ang itinataas, no? Ngayon ay si Jesus na, no? Si Jesus na. Ang sino mang manampalataya, maniwala, tumingin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Yan ang ating pagnilayan. Una, tayo ba'y mahilig magreklamo sa Diyos? At inyong pagnilayan din, yung bang reklamo sa Diyos, yung ibang mga inireklamo sa Diyos, may kapalit sa iyo. May mabigat bang balik sa iyo yung reklamo mo? At kung nakakaranas ka niyan, ano? Ano sabi ni Jesus, ano? Tumingin ka dyan sa krus na yan. Magbalik loob ka dyan. At ang ibibigay sa iyo ay buhay na walang hanggan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at ala na ito. Sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Sumasamo, humingi ng patawad mo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagkapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, sa gawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapag ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilayan.
Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilis-lilisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat, ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan na ako, nakatutok ni Kristo sa pangalan. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong? Daslagi kapisang, ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang antungan. Sino kayang uusin sa di makatanungan? Sino kayang lulupik sa miyaw? Sa Diyos mula katarong ay magbubuhat. Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin sa pakikihamo, lagi natin kapiti. Karos ay pipiti, kamali ay tutuwiri. Magsitayo. Mm.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma. Mula Lunes hanggang Sabado, ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay nagsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, ngayong Sabado, 1 ng Abril ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ika-anim, sa darating pong Linggo, 2 ng Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maari kayong makabili ng ticket sa pamisahan sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin.
upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pinupawi mo ang tao tulad sa saliwang damo, sa umaga'y mabigkas, sa gabi naluluhoy. Sa amin ay ituro karunungan ng puso, ang pag-ibig sa'yo ay aming natanto.